Tayo ay manalangin. O Diyos, aming Ama, dakila at napakabuti. Maraming bagay na mahiwaga sa amin, ngunit sa iyo ay simple. At ikaw ay kumikilos sa pamamagitan ng mga hiwaga. Kaya heto kami na iyong mga anak. Maalab na ang pag-asa at tiwala ay tanging ikaw lamang. Kaya parangal at papuri sa banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Kausap ko ang isang kapatiran at nagtanungan kami ng edad. At ang sabi ko, kayo ilan ang taon? 83. At siya ay masigla pa rin. At ang kanyang huling salita, ang edad ay numero lang. Sabihin mo sa iyong katabi, numero lang ang edad. Amen. Kaya huwag mo sasabihin dahil ang daigdig ay meron tinatawag na sila ang nagdidisposisyon kung paano ang tao'y uunlad. Sa edad na 20, 30, 40, 50, after 50, mahirap nang umunlad. Yun po sa salitang English ay balone. Yun po'y lahat ay walang kabuluhan. Pwedeng makamit ni... Sino pinakamatanda dito sa ating grupo na nagkakapisan ngayon? Meron ba ditong 79 years old? Wala. 97? Wala rin. Meron ba ditong 75 years old? Meron po. Pero anuman ang edad, nais kong ipaunawa sa inyo na merong malaking gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ako ay naniniwala. Amen. Hallelujah. Kaya ako ay masigla kahit pumipikit na ang kanang mata. Masigla pa rin ako sapagkat nakikita ko ang maliwanag na hinaharap. At ang kaligayahan ko'y makita na kayo ay nandun sa katayuan ng buhay na yon. Makita ko lang na kayo'y maligaya, ay maligaya na rin ako. Kaya nga kung titignan po natin, tatlong katotohanan ang nais kong maipaabot sa inyo ngayong huling linggo ng huling buwan ng 2019. Sa aking pagbubulay, nakita ko ang number 12. Ilang oras ang buong araw? 12 hours. Ilang oras ang buong gabi? 12 hours. Amen? Pag sinabing araw, hindi 24 hours yun. Ang araw po ay 12 hours. At makikita natin na ang ating relos ay 1 to 12. At makikita rin natin na ilan ang buwan sa isang taon? 12 months. Ilan ang lipi ng Israel? 12 tribes. Ang galing. Purihin ng Panginoon. Ilan ang alagad ng Panginoong Hesukristo? Purihin ng Panginoon. Amen. So, napakagaling natin dahil alam natin ang tungkol sa 12. Ilan ang gates ng City of Jerusalem? Ayaw kakaunti ang mayroon. 12 rin ang gates. Bakit kaya special sa Diyos ang number 12? Dahil ito ay paulit-ulit na ginagamit. At sa sandaling ito, ito ang aking na ulinigan. May 12 malalaking pagpapala sa 2020. Amen? Kung ano yon, hindi ko alam. Sapagkat kung alam ni Abraham ang kanyang pupuntahan, hindi na kailangan ang pananalig. Kung alam ni David ang pagiging hari, hindi na kailangan siya ay magtago pa kay Saul. Pero laging tandaan mo, alam ng Diyos
ang kanyang gagawin. At wala tayong gagawin kundi magtiwala sa Diyos. Kapansin-pansin, dahil ako ay sino rito ang pag nakakita ng 25 ay hindi mo napupulutin? Sa basurero na lang ano. Pero mula nung matuto ako 30 years ago na pumulot ako ng 25 centimos, ayaw ko nang pulutin sa mga nagwawalis na lang. Ang sabi ng mensahe, lagi kang makikinig. Ang sabi ng boses ng banal na espiritu, ang piso by piso kung walang 25? Si 75 lang yon. Tama po ba? So pinulot ko, pag nagpahalaga ka sa kakaunti, pagkakatiwalaan ka ng malaki. Ang tawag po doon ay economizing. Pag you know how to economize, yung kaunting iyong tinatanggap ay mapauunlad mo yon. At ako'y naniniwala doon. At ano ba naman? At nakapulot ako ng 25 centimos. At tinawag ko ito na revelation of 25 cents. At kapansin-pansin bago itong huling linggo, ang napulot kong 25 centimos ay 6. 6 na 25 centimos at ang 5 ay puti at ang isa ay luma, yung bronze. Sabi ko, ano kaya ang ibig sabihin ito? Dahil nung pulutin ko 30 years ago ang 25, pag-uwi ko ng probinsya, meron akong natanggap sa aming nanay na pinaghatian naming apat na magkakapatid na tig 33,000 pesos. So, obedience will be rewarded. Ulitin kong muli, ang pagsunod ay gagantimpalaan. Kaya nga, kung titignan natin na aking re-review ang gospel, isa ang gospel. Pero isiniwalat ito sa apat na lalaki at ang dalawa roon ay kaniyang orihinal na alagad, si Mateo at si Juan. Pero ang dalawa, si Marcos at si Lucas, ay hindi kasama dun sa 12 orihinal na alagad. Si Marcos ay alagad ni Pedro at si Lucas ay isang manggagamot na laging kasama at sinisiyasat ang mga himalang ginawa ng Panginoon at tunay 100% na si Jesucristo ay nagpapagaling ng may sakit. At ang nakatutuwa kay Mateo, bagamat ito'y 28 chapters, iisa po ang binigyan niyang diin, humility and obedience. Sabihin mo sa iyong katabi, humility and obedience. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, kanila ang langit. Mapalad ang pinag-uusig dahil sa katwiran, kanila ang langit. Tingnan mo ang iyong katabi. Pag naunawaan mo ang katotohanan, hindi ka tatanda na wala kang iiwan sa anak ng iyong apo na pamana. Makinig kayong mabuti. Because this is a very powerful truth. At si Lucas, ang nakita niya sa 24 na chapters, nagwakas yun ay tungkol sa banal na espiritu. Ang bawat isa na anak ng Diyos ay may karapatang tumanggap ng regalo ng banal na espiritu. Kaya nagtapos ang Gospel according to Luke, hintayin ninyo, bababa ang banal na espiritu. At si Juan, ang nakita niya ay isa na ang hinahanap ng Diyos ay hindi ang matatalino. Ang hinahanap ng Diyos ay ang sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. At makasasamba lamang tayo kapag nasa atin ang espiritu at malalaman natin ang katotohanan. At yun ang nais kong makita ninyo ngayong huling sermon ng huling linggo
ng 2019. At sa Ebanghelyo ni Marcos, ipinakita roon ang mga pagpapagaling ng Panginoon, bulag, dumidilat ang mata, lumpo, lumulundag. Lahat ng uri ng sakit at karamdaman, pinagagaling ng Panginoon. Subalit ang sabi niya, "You are following me because you look for signs." Pero hindi po yung pagpapagaling ang pambihirang himala. Kaya diniin ni Marcos that the greatest miracle is threefold. His sufferings, his death on the cross, and his resurrection. Kaya kailangang maunawaan natin, it's not us but him. Hindi tayo kundi siya. At maiiwas na natin ang ating sarili sa grief and agonizing. Kaya clear, bright future. Napakaganda at napakahalaga na iyong maunawa ang mabuti na ikaw ay iniibig ng Diyos. Kaya dun sa 6 na 25 centimos, kung titingnan mo ay ano ba namang halaga niya ang 25 centimos? Hindi po, merong kapahayagan yon na tinagurian ko the revelation of 25 centavos. At yung bronze ay itinuto ko sa Matthew 25. Dahil doon sa Matthew 25, ang talinghaga doon ay about the 10 virgins, about the 3 stewards, and about those whom Jesus commended. So, kailangang ma-maintain ang purity at ang pangalawa, kailangang maging mahusay sa pangangasiwa. Pag binigyan ka ng 1,000, pangasiwaan mo ng mahusay yan at bibigyan ka ng 10. Amen? At makikita po natin, nagturo ang Panginoon at ang una niyang itinuro doon po pagkatapos ng attitude, beatitude, ang kanyang itinuro ay tungkol sa panalangin. Subalit bago ang pananalangin, ang itinuro muna niya ay paglilimos. Tingnan mo ang iyong katabi, ikaw ba ay mapaglimos? Ba't itinuro ng Panginoon ang paglilimos? At ang pangalawang itinuro niya ay pag-aayuno. Sa kanya itinuro ang panalangin. Kaya nga po, kung ating unawain, napakaganda po ng katotohanan. At kung titingnan po natin ang mga ginamit ng Diyos na mga lalaki at babae, ay masama ang buhay sa nakaraan. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo ang talinghagang tinuro ng Panginoon. Sino sa kala ninyo ang magbibigay ng malaking pagpaparangal at pagpapasalamat? Yung pinatawad sa 50 pesos o yung pinatawad sa 50,000 piso? Kaya si Maria, dahil napakalaki ng kanyang kasalanan, dahil 5 ang kanyang asawa. Hello? Si Solomon ay 700 ang kanyang concubines at 300 ang kanyang asawa. 1,000 at natuklasan ni Solomon na doon sa 1,000 walang isa mang matalino. And nais kong iyong maintindihang mabuti, kailangan natin ang banal na Espiritu. Sabihin mo, kailangan natin ang banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu lang ang magbibigay sa atin ng kalakasan, karunungan, at kapangyarihan. Without the Holy Spirit, every aspect of life is based on the power of the Holy Spirit. Every decision that we are going to make must be based on the power of the Holy Spirit. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, dahil siya ay dinadalahit, siguro ng ubo, matinding ubo, hindi basta yung
Sabi niya sa scale of 10, 9 and 1 half. Aba, di matindi po yun, pwedeng ikamatay. Pero ang pagsisiwalat ng banal na espiritu is this. Nakatatagal ang asawa mo because of the anointing. Because of the presence of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. At kaalinsabay pa sa akin ay ang aking mata at hindi pwedeng hindi ko siya sabayan. Amen. Kung gising siya, ako'y gising din. Sabihin mo, kung may asawa ka, dapat ganyan ka rin. Nakukuha niyo po. Kaya nga, kailangan po iyong unawain. Nag-bind ako, lahat ng paraan sa spiritual warfare ay isinakatuparan ko, pero nandun pa rin. At napagtanto ko, it's the anointing. Dahil pag may gagawing pambihira at dakila ang Diyos, may labanan. Sabihin mo sa iyong katabi, walang tagumpay na walang labanan. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, nais kong iyong maintindihang mabuti. Intindihin mo itong mabuti. Na ang hinaharap ay maliwanag. Sa Jeremiah, at ito'y alam na natin, review na lang ito, 29:11. Ano po ang sabi doon? For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So pansinin po natin, yun pong thoughts ang ibig sabihin mga iniisip. So mga iniisip ng Diyos na isipan niya patungo sa inyo at patungkol sa inyo. At ano ang kanyang laman ng isipan? Kapayapaan. At ano ang kapayapaan? Sa gitna ng kabiguan, ika'y nagagalak pa rin sa Panginoon. Madali pong magalak kapag sobrang ating pagpapala. Eh kung hindi mo matanggap yung pagpapala sa loob ng 20 taon, madali po kayang magalak. Kaya nga, ang sabi po rito, thoughts of peace, na ibig sabihin, pagpayapa ka, huwag nating isisisi kung kani-kanino ang pagkaantala at huwag natin titingnan kung ano ang black, anong hadlang. Ang tingnan natin ay ang katotohan ng maganda, ang iniisip ng Diyos sa iyo at sa akin. Dahil pag hindi mo po ito inunawa, number one truths, you will agonize. You will experience grief. So, ano po ang grief? Ikaw po'y maghihimutok. At ang isang naghihimutok ay maraming tinitingnan na sisisihin. Sa halip na maghimutok, pumanatag tayo. So, don't agonize. Instead, organize. So, organize yourself for a new beginning. Kaya nga kung titingnan po natin ang bawat taon ay nagsisimula sa Enero. So set your year. Set your 12 months. Ano ba ang gusto ng Diyos na iyong tatanggapin sa loob ng panibagong 12 buwan? Magtatapos yun. At sa katapusan, magseset ka uli ng panibagong iyong hihingin at pagtitiwala ang matatanggap mo mula sa Diyos. Kaya hindi po nakakapagod ang pananalig. Sapagkat laging bago po ang ginagawa ng Diyos tuwing umaga. Pagkagising pa lang sa umaga, huwag ka nang magreklamo. Basta magpuri ka lang sa Diyos. Sa simula ay pakunwari lang ang pagpupuri. Pero sa katagalan, magliliwanag ang iyong isipan at yung pagpupuri mo'y magiging dalisay. Amen po ba? So, ngayon ating unawaing mabuti. To give you an expected end, ito po ay yung tiyak na kinabukasan.
ano po yung tiyak na kinabukasan? Kaya nga, ang sabi ng Biblia, hindi nakita kailanman ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng sinuman ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. So what is the qualification para tayo ay magkamit nung iniisip ng Diyos? Ibigin lang siya. Madali bang ibigin ng Diyos? Hindi po natin maiibig ang Diyos dahil ang utos ng Panginoon, nagtanong ang isang alagad kung meron po ba Panginoong magkasala sa amin o sa akin. Pitong ulit ko po ba siyang patatawarin dahil yun yung kaugalian at kalakaran bilang mga Hudyo. Ang sabi niya, hindi. Pag may nagkasala sa inyo, patawarin ninyo ng hindi pitong ulit, 70 times 7. Yun po'y katotohanan. Ngayon, ating unawaing mabuti. To give you an expected end, ito po ay yung tiyak na kinabukasan. Ano po yung tiyak na kinabukasan? Kaya nga, ang sabi ng Biblia, hindi nakita kailanman ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng sinuman ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. So what is the qualification para tayo ay magkamit nung iniisip ng Diyos? Ibigin lang siya. Madali bang ibigin ng Diyos? Hindi po natin maiibig ang Diyos dahil ang utos ng Panginoon, nagtanong ang isang alagad kung meron po ba Panginoong magkasala sa amin o sa akin. Pitong ulit ko po ba siyang patatawarin dahil yun yung kaugalian at kalakaran bilang mga Hudyo. Ang sabi niya, hindi. Pag may nagkasala sa inyo, patawarin ninyo ng hindi pitong ulit, 70 times 7. Yun po'y katotohanan. Amen? So, sino ang umiibig sa Diyos? Yung umiibig sa kanyang kaaway. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Meron ka bang kinapupuutan? Meron ka bang kinasasamaan ng loob dahil yung iyong promosyon ay siya ang nakakuha at hindi ikaw? Sabihin mo, balakid yang sama ng loob. Alisin mo yan ngayong sandaling ito. Hello? Kaya nais kong iyong makita, maganda ang ating bukas dahil ito ay nakatala sa plano ng Diyos. Kung hindi nangyari yung ating plinano noong January, scrap it all. Magsimula ka ng panibagong plano ngayong 2020. Amen. So, ngayon pansinin po natin, paano mo malalaman ang nilalaman ng isipan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, hindi ko kayo matulungan dahil nagpaparamdam na ako sa inyo, sabi niya sa Israel, pero walang isa man sa inyong tumatawag sa akin. Abala kayo ay sa inyong buhay. Kaya pag nabigo, ang sisisihin ay ang Diyos. Natutunan ni Solomon, before deciding on anything, acknowledge him first. At iaayos niya ang iyong mga landas. Kaya nga po, nais kong ating maunawa at maintindihan, yun pong pagtawag sa Diyos. Tandaan mo po ito, kahit anong edad natin, kailangang matuto kang tumawag sa Diyos. Iba po yung call at iba po ang pray. Ano po ang call? Pagtawag sa Diyos. Di po ba, pag naghihintay ka ng angkas, ano po? At ibig mo makarating sa Makati ng madali, di po ba ikaw ay ewan kung anong tawag doon, nag-o-online para, at pag nakita mong dumating, kahit nakatago ka, takbo ka. Bakit? Dahil alam mo, yun yung iyong tinawag. Kaya nais kong iyong maintindihan, maganda ang
plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Walang linikha ang Diyos na yagit. Sabihin mo sa iyong katabi, walang linikha ang Diyos na yagit. So ano ang ating gagawin? Jeremiah 33:3. Ano ang sabi? At ito'y alam na nating lahat pero hindi natin ginagawa dahil abala tayo ay sa paninisi, pag-aalala, kung ano-anong katatakutan. Pero ang sabi dito, call unto me, ano raw po ang sabi? So, tiyak na siya ay tutugon. And show you great and mighty things which thou knowest not. Ibig sabihin, yung ibibigay sa iyo ng Diyos ay hindi yung pinag-aralan at profession mo. Higit pa doon, bagamat maganda ang profession. Kung magsasanay tayong tumawag sa Diyos, malakas ang loob ni Pedro, ang sabi niya, gusto ko rin po lumakad sa ibabaw ng tubig. O halika, sabi ng Panginoon. At siya nakalakad, pero lumubog din dahil natakot. Huwag mong kalilimutan na ikaw ay nasa pangarap ng Diyos at napakaganda ng iyong hinaharap at kinabukasan. At ngayon, hindi ko maiiturot, maiidetalye sa iyo ang pangarap ng Diyos. Ikaw at ang Diyos ang dapat mag-usap. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw at ang Diyos ang dapat mag-usap. At ano raw ang kaniyang itutugon? Things which thou knowest not. Kaya nga po, kung ang ating pagpapala ay yung paulit-ulit na yun pa rin, kailangan makaranas ka ng kakaiba. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan makaranas ka ng kakaiba. Kaya nga po, nais kong iyong maunawaang mabuti. Ano po yung organize? Sa Isaiah 32, verse 8. Isaiah 32, verse 8. But the liberal deviseth liberal things, and by liberal things shall he stand. So yun pong deviseth, yun po ay planning. Yun po ay strategizing and goal setting. At pansinin po natin, the liberal, ang ibig sabihin ay yung malawak ang pangunawa, yung malawak ang pananalig at pagtitiwala, ay magbabalak ng magaganda. At sa magagandang kanyang balak at pangarap, siya'y maninindigan. Maninindigan. Sabihin mo, maninindigan. Kaya nga, nais kong iyong makitang mabuti. That your future is bright and it will never grow dim. Ang iyong kinabukasan ay maliwanag at hindi iyon magdidilim. Paniwalaan mo yan. Laging tandaan mo, anumang edad, pwedeng mangyari yung pangarap ng Diyos sa iyo. Kaya, napipigilan tayo, ang labanan ay ganito, containment. Yun pong huwag tayong mangarap ng panibago at malaki. Ang containment po, diyan ka na lang. Hindi ka naman naghihirap, tama naman ang buhay mo, diyan ka lang. Pero huwag, marami pang gagawin sa iyo ang Diyos. At ito ay malalaki. Kaya nga sa Isaiah 32 verse 3, iurong natin ng ilang talata, ang sabi roon, and the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken. Ang mga mata nilang nakakakita. So, kaiba po ang makikita mo pag ang pangarap mo ay batay sa salita ng Diyos. Kaya't hindi magsasara ang iyong pangarap dahil yon ay pangarap ng Diyos. At dahil ikaw ay nakatingin sa pangarap ng Diyos, bukas ang iyong
tenga sa pakikinig ng detalye ng kanyang araw-araw na ipagagawa sa atin. Yun pong detailed instruction ay matatanggap po yun araw-araw. Kaya ito po ay pakikipag-ibigan at pakikipagniig sa Diyos ng tuloy-tuloy. Magagampanan ko po kaya yung gampanin na maraming television hours broadcast sa iba't ibang television channel. Mapupuntahan ko kaya ang napakaraming bansa na dala ang mabuting balita kung hindi ang Diyos ang nangangasiwa ng aking buhay? Malalakbay ko kaya from Vancouver to Ontario, from San Francisco to Miami and New York? So, kung nangyayari sa akin, pag hinamon ko kayo na maniwala sa Diyos, mangyayari din sa inyo. Baka hindi Amerika ang papupunta sa iyo, baka Europa. Amen, hindi ko alam. Pero pag ikaw ay nagmithi, ikaw ay magkakaroon ng malaking paggamit sa iyo ng Diyos at ang pagkilos niya sa iyo ay hindi yung iyong pinangarap, bagamat ikay may pangarap. Pag siya po'y nagbigay, higit sa ating kayang isipin at hingin. At ang makapagpapatuloy sa pagtitiwalang ganun ay yung nasa kapuspusan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, nais kong iyong maintindihan, balik ako doon sa 25 centavos. So, ang sabi ko, Panginoon, ano pa po yung ibang 25 centavos? At dinala niya ako at sabi niya, tingnan mo ang Psalms 25, Psalms 50, Psalms 75, Psalms 100 at Psalms 125. At kinuha ko roon ang pinakatampok doon sa bawat chapter at nakita ko sa chapter 25 ang mga may takot sa Diyos ay patnunubayan ng Diyos. Ang mga may takot sa Diyos ay bubukas ng Diyos ang mga pinto, ang daraanan niya. Hallelujah. Amen. It's not by the textbook. Amen. It's by the spirit of the fear of the Lord. And then sa Psalms 50, ang sabi roon, hindi ko nais na kayo mag-alay ng mga torong susunugin. Akin lahat yan, sabi ng Diyos. Ang ibig kong alay ninyo sa akin ay pasalamat at pagpupuri. Ulitin kong muli, tamad tayong magpasalamat sa Diyos. We are ungrateful, ingrato tayo sa maraming sandali. Pero kung ikaw lamang ay uunlad sa pagpapasalamat sa Diyos, magpasalamat ka at ika'y buhay. Magpasalamat ka at ika'y nakakadama ng gutom. Marami pong hindi na alam kung gutom sila o ano. Pero magpasalamat ka sapagkat kung hindi ka magpapasalamat, sasabihin yung mata mo dahil stroke yan. Oh, I cancel it. Hello? Laging tandaan mo po, ang Biblia po'y maliwanag. Because you make the Lord your habitation and the Most High God your dwelling place, no evil can go near you. Nasa Psalms 91 po yan. And because you set your love on Him, you will know Him and He will lengthen your days. Woo! Glory! So, salita po ng Diyos ang bubuhay sa atin. Salita ng Diyos ang magpapatibay sa atin. Salita ng Diyos ang magpapaunlad sa atin. And then sa Psalm 75, eh simple lamang po ang sinabi roon, hindi manggagaling sa tao ang iyong kaunlaran. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo hindi sa boss mo manggagaling ang iyong kaunlaran. Promotion neither come from the east nor from the west. Hindi rin sa kanluran. Hindi rin sa silangan. Ang promosyon ay manggagaling ay sa Diyos. Kung may ibababa siya sa iyong trabaho na boss at ikaw ang ipapalit, ang Diyos ang may kapahintulutan at kapangyarihan. Amen? So, he pulled down one and he set another up. Kaya ngayong 2020, kung ikaw ay nagtitiwala at may takot sa Diyos, iaangat ka ng Diyos, ipopromote ka ng Diyos. At sasabihin mo, saan? Bahala ang Diyos dahil alam niya kung saan. Amen?
Ang gagawin mo lamang ay magpuri at magpasalamat, magpasalamat at magpuri. O, purihin ng Panginoon. And then ang Psalms 100 ay tinukoy doon ang pagpasok. Enter His gates, enter His courts. Kaya pagdadalo kayo ng gawain, kailangan maligaya ka. Amen? Kailangan nagbubunsod sa iyo ay ang iyong pag-asa na may gagawin ng Diyos sa ating pagtitipon, sapagkat saan man dalawa o tatlo ang nagkatipon, nandun siya sa gitna at naghahanap ng bibiyayaan. Amen. Hallelujah. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. At laging tandaan mo, ang inyong kaunlaran ay manggagaling. Sabi niya sa mga Hudyo, ang inyong kaunlaran ay manggagaling sa Jerusalem, sa templo na aking pinili. Kung sa Israelita ay ang templo sa Jerusalem, sa bagong tipan, ang katawan mo at katawan ko ang templo ng banal na Espiritu, saan manggagaling ang kaunlaran at kasaganaan? Sa mismong ating kalooban. At paano yung dadaloy? Sa pamamagitan ng pagpapala ng banal na Espiritu na tuloy-tuloy na dadaloy sa iyo at sa akin. O pag naunawaan mo po ito, at dapat mong maunawaan, dahil ang pinakamaganda pong katotohanan tungkol sa retirement, nagkakaroon po ng idleness yung mga sanay sa trabaho at biglang nawala ng trabaho. Sa isang malaking bangko ng na pang-Asya, nabasa ko sa isang magazine ng mga cancer victims, 30 years na siya ay naging presidente ng Asian bank na yon. At 30 years na siya'y tapat na laging naruroon, anuman ang problema ng bangko ay nalulutas niya. Pero after retirement, siya po ay natagpuan na may cancer. Pero habang siya'y abala doon sa kanyang mga pananagutan, yung cancer marahil ay naroon na, hindi lang niya napansin. But because of idleness, laging tandaan mo po ang bawat katawan ng tao ay merong cancer cell ang katawan. But because of your praise, because of your thanksgiving, yun po'y napipigilan ng malalakas na selyo. Why? Because our immune system is praise and thanksgiving. Our immune system is our praises and our thanksgiving. Paunlarin mo, pasiglahin mo ang pagpupuri mo at pagpapasalamat sa Diyos. May malaki siya ang nakatakdang gagawin. And then sa Psalms 125, nakaririndi po. Tingnan natin at silipin sandali. Psalms 125, verse 1, ilang talata naman yan. Sabay-sabay, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Na anumang ligligan, anumang mga pagsubok, anumang crisis, hindi ka matitinag. Why? Dahil magliligligan, sabi sa Book of Haggai, para ang kaluwalhatian ng pangkatapusang templo ng Diyos ay ililitaw sa buong daigdig. Pero ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos, dumaan man ang mga bagyong Tisoy at Ursula at anumang mga pangalan, ikaw ay magiging matibay at matatag, sila'y mapipipilan, sila'y masusupil, pero ikaw ay papailan lang sapagkat ikaw na nagtitiwala sa Diyos ay katulad ng agila at ang agila ay hindi lumilipad, kundi itinutulak siya ng pinakamalakas na bagyo, lulutang sa himpapawid. So my crisis and your crisis should be the one that will push you higher and higher. Amen. Kaya don't agonize, organize. So pansinin po natin, bakit kailangan ikaw ay matibay at matatag? Verse 2. And the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about His people from henceforth, even forever. Pansinin po natin, babakurang ka ng makapangyarihang awa at kabutihan ng Diyos. Kaya po ako'y buhay pa hanggang ngayon, dahil po sa bangkod ng awa ng Diyos. Hindi po sa kabanalan ko, hindi po, dahil po sa awa ng Diyos. At makikita mo ang nagbabanal-banalan, ang nakikita niya sa kanyang kapwa ay hindi sila banal.
ang mga nagbabanal-banalan ay nakikita niya ay kapintasan ng kanyang kapwa, pero ang mga tunay na banal, siya ay umiibig at nagpapatawad. Tingnan mo uli ang iyong katabi, ganun ka ba? Kung gayon, tunay ang kabanalan mo. And ayos kong iyong maintindihan, magliligligan po sa Haggai 2:6. For thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. Verse 7. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. Bakit magliligligan? Bakit liligligin ang Diyos ang kalangitan at ang kalupaan para ang mga tao ay magkaroon ng hangaring ibigin ng Diyos? Amen? And the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. Ano po yun? At ang lahat ng hangarin ng mga bansa ay darating, at dito sa bahay na ito, aking ipakikita ang aking kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya yun po ay sa lumang tipan, at sa bagong tipan, ang pagpapala mo ay tuwing dadalo ka ng gawain ng Panginoon. And ayos kong iyong maintindihan, magliligligan po sa Haggai 2:6. For thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. Verse 7. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. Bakit magliligligan? Bakit liligligin ang Diyos ang kalangitan at ang kalupaan para ang mga tao ay magkaroon ng hangaring ibigin ng Diyos? Amen? And the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. Ano po yun? At ang lahat ng hangarin ng mga bansa ay darating, at dito sa bahay na ito, aking ipakikita ang aking kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya yun po ay sa lumang tipan, at sa bagong tipan, ang pagpapala mo ay tuwing dadalo ka ng gawain ng Panginoon. Sa Hebrews 10:25, kaya huwag kang nag-absent pag araw ng Linggo, igalang mo ang Diyos. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ano yung day approaching? The second coming of Jesus. Kaya nga, kailangan tayo maging matibay at matatag, tayo ay laging magsama-sama, amen, at huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa pagtitipon na katulad ng nakagawian ng ilan. Yun namang sama, ilan yun, ano po? So, as the manner of some is, but exhorting. So, maghahamunan kayo, magpalakasan kayo ng loob, halika, tayo'y sumimba o sumamba. At ano ang mangyayari? Hindi mo namamalayan na ikaw ay lumilipad na patungong ulap. Yun po ang lagi kong napapangarap. Lumilipad ako patungong ulap. At laging tandaan mo, kung hindi ko man makamit yun, bagamat pinapangarap ko, kung ako man ay malibing sa hukay, pero ang namatay kay Kristo ang unang bubuhay at unang kakatagpuin ng Panginoon doon sa ulap. Hindi pa ninyo naunawaan, pero sabi nga nung isang matanda na siya noon, pumunta sa akin sa istasyon at ang sabi niya, Brother Greg, ano ba ang ibig sabihin nito? Rapture. Sabi ko eh, eh, mali naman ang spelling mo eh. R-U, hindi R-U, R-A. Yung rapture ay parang pumutukan po. Sabi ko, rapture, ibig sabihin pagdagit, is snatching of the saints. Amen? So, at siya napatawa. Pero patay na rin siya dahil matanda na siya nung magkwentuhan kami noon. Pero nais kong iyong maintindihan, may ligligan po. Sabihin mo, normal ang ligligan. Huwag kang iiwas sa ligligan. Harapin mo.
kung si Pacquiao ay tumatakbo pag nasuntok, hindi siya naging phenomenal ang championship. Anong ginagawa niya? Sa unang round, tinitingnan niya ang lakas ng kaaway, ng kanyang kalaban, napapasuntok siya. Pero umiiwas siya, tinitingnan niya ang style. At laging tandaan mo, araw-araw ay may labanan. Sa higaan pa lamang, ang kalaban mo na ay antok. Sa Hebrews 12:28, so pansinin po natin. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Talaga pong may ligligan, talaga pong may krisis, talaga pong mayroong pagdaraanan tayo, pero ano po ang sabi, at bakit tayo daraan sa mga krisis at mga pagsubok na matitindi? Because we are receiving a kingdom which cannot be moved. And what is that kingdom? That kingdom is like a mustard seed, and that kingdom is in our heart. Amen? Nasa atin po yun, sa talinghaga ng kaharian ng Diyos, yun po ay katulad ng isang perlas, katulad yan ng isang nagpapaalsa ng tinapay. Kaya pag nasa iyo ang kaharian ng Diyos, ikaw ay nagiging laging maalab, at kahit ano ang mangyari sa iyo, kahit wala ka ng pera, ikay nananalig pa rin at ikay naninindigan pa rin. Why? Because the kingdom of God is in you. And ayos kong iyong maintindihang mabuti, by the Holy Spirit. So, you must have power. Kailangan ikaw po ay maging dynamo. Kailangan ikaw po ay maging generator, that it is you who will generate that power. Ikaw mismo ang magpapaunlad ng kapangyarihang ibinigay sa iyo. At ano yung kapangyarihang yon? Tingnan natin sandali sa 24 ng Luke, sa last verse ng Luke 24. At ipakikita ko po sa inyo na pag nasa iyo ito, mula nung dumating sa akin ito January 9 of 1980, ngayon, inirimind ulit ng Diyos, ngayong January 4, yan ang aking gagawin. Yan, ayos kong maunawaan mong mabuti, at ibig kong maunawaan, Luke 24 verse 49. So, dito makikita natin, and behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. If not for the Holy Spirit, and if not with the Holy Spirit, I cannot go on. Mapapagod po ako kung wala sa akin ang pamumuno ng banal na Espiritu. As many as are led by the Spirit, they are sons of God. Kaya dito makikita po natin, it's always the Holy Spirit. At pansinin po natin, si Lucas po ito, at yung sa Book of Acts, ang sumulat din ay si Lucas. At sa Acts chapter 1 verse 8, ano po ang sabi? Acts chapter 1 verse 8, do not leave Jerusalem until you are endued with power. But you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Tatanungin ko kayo, pag kayo po ba'y nasa public eating place, ikaw ba'y tumutungot, nananalangit, nagpapasalamat bago ka kumain? Kung ikaw ba ay napuna na ikaw ay maunlad at mas maganda ang sasakyan mo, ikaw ba ay nagyayabang o sinasabi mo, kabutihan ng Diyos lahat ito? At ang makapagpapatutuo ng gano'n na ang Diyos ang naluluwalhati ay ang sinasamahan ng banal na Espiritu. At nais kong ipaunawa sa iyo, bawat isa na born again ay nasa iyo ang banal na Espiritu, kaya magpakaalab ka sa buhay na pakikipag-ibigan sa banal na Espiritu. Dahil kanyang imumulat ang ating espiritual na paningin at espiritual na tenga, at maririnig natin ang boses ng Panginoon at makikita natin ang ginagawa ng Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tatlong mahalagang susi ng paggawa ng banal na Espiritu. Number one,
the indwelling presence of the Holy Spirit in you. Number two, the fullness of the power of the Holy Spirit in you. And then thirdly, the Holy Spirit will constantly manifest His power. Ang banal na Espiritu ay nasa iyo at yun ang paninirahan ng kanyang presensya. Ang kapuspusan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa sa iyo at ang pangatlo, ang banal na Espiritu ay gagawa ng mga himala at kababalaghan sa pamamagitan mo. Mauunawaan din po ninyo yan sa January 4. So, ngayon, nais kong iyong maunawaang mabuti that God care for you. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Pangalawa, pakikilusin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para sa iyo. Pangatlo, pag ikaw ay lubusang nagsuko, pansinin po natin, yun pong pagsusuko, yieldedness, yun pong surrender, ang iyo pong panalangin ay magiging kaiba na. Kapag ikaw ay nakasuko ng lubusan sa Diyos, at kapag ikaw ay ipinauubaya mo ang lahat-lahat, mag-iiba ang bukang bibig mo. Pansinin po natin, open your mouth wide and I shall fill it. Bibig, labi, dila. Ano pong itsura ng isang taong walang labi? Isipin mo, sarili mo walang labi. Di po ba? Hindi maganda. Ano kaya't ang isang tao ay walang dila? Makakapagsalita kaya siya? Sign language yun. Pag walang dila. Ano kaya't walang bibig ang isang tao? So, ang bibig ay nagpapahayag ng malakas na tinig. Tanghali na! Kakain na! Sa bukid po yun. At naririnig yun sa malawak na kabukiran. Pero kung wala kaya yung dila, may tinig kayong lalabas sa bibig. Kaya nais kung makita mo ang katotohanan, ang pagpapala mo at ang iyong kamalasan ay nasa iyong dila. Sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. So, sinong makapag-aamo sa paamo sa dila ng tao? Walang makapagpapaamo sa dila ng tao, kundi ang banal na Espiritu. Kapag ikaw po'y lumabas ng bahay, o kahit sa bahay, sa isipan mo ay kung ano-ano ang maiisip mo. At titiyakin ko sa iyo, mas marami ang isipan na magdadala sa iyo ng takot, pangamba, at pag-aalala. At sa ibabaw noon ay ang takot na mamatay. So, yun po ay sa ating isipan umuukilkil. Alam niyo yung umuukilkil? Yun po ay paulit-ulit na naririnig natin sa ating isipan. Kailangang matuto ka na salungatin yun ng mga pangako ng Diyos. Ulitin kong muli, kailangang salungatin mo yung negatibong isipan ng mga pangako ng Diyos. Matanda ka na at hindi ka na magkakaroon pa ng magandang trabaho. Dahil overage ka na. Laging tandaan mo, kahit ano ang edad mo, kapag ikay binigyan ng Diyos ng kakaibang karunungan, marami ang hahanap sa iyo. Pero kailangan paniwalaan mo ito para mag-umpisa ang pagkilos at paggawa ng Diyos sa iyo. So, death and life
are in the power of the tongue. Ano po yun? So, yung word na declare, yung word na confess, ipinahayag at inamin. At yung word na affirm. So, dito makikita po natin, ang sabi ng definition ng isang napakaunlad na ebanghelista, na hanggang ngayon ay maunlad pa rin, he defined prosperity as this. Prosperity is the ability to use God's ability to help mankind in whatever they are in need of. So, sabi niya, ang kasaganaan ay kakayahang gamitin ang kakayahan ng Diyos para tulungan ang sangkatauhan. At ako po'y naniniwala na tayo ay special sa Diyos. Kaya, ipahayag mo. Dahil yung umuukil-kil marahil sa iyong isip, matanda ka na, over 50 ka na, mahirap na ang pag-unlad. You have to close it. Close it down. Wala, 73 ka na, kaya nananakit na ang iyong mga kasukasuan. Close it down. Because that is against the Word of God. Any natural truths that is opposing the Word of God is a lie. Dahil ang sabi ng Biblia, kahit matanda ka na at hindi magmahal ang iyong mga anak, akong si Yahweh ang magmamahal at tatangkilik sa iyo. Amen. Kaya kailangan palakasin mo ang iyong pananalig. Kailangan palakasin mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. At ikaw ang magpapasya. And ayos kung makita mong mabuti, you have a clear, bright future. Alalahanin mo ang pangarap mo nung ikay nasa elementary o high school. Ano ba ang pangarap mo noon? May pangarap ka ba? Itanong mo sa iyong katabi, may pangarap ka ba? Dahil pag may pangarap ka, ikaw ay pagkakaabalahan ng hukbo ng kalangitan. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ipaaalaala sa iyo yung pangarap mo nung ikaw ay bata pang maliit na nasupil. Nasupil, ano po? Nasupil ng mga nakapaligid sa iyo. At na pigilan dahil sa mga sinasabi ng maraming tao. Laging tandaan mo, iniibig ka ng Diyos. Ulitin kong muli, huwag mong kalilimutan, paulit-ulit mong sabihin, iniibig ako ng Diyos. Special ako sa Diyos. Sa Romans 8, verse 34. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. So, idinadalangin tayo pag tayo nasa krisis. Ang nakikipagniig sa Ama ay ang Panginoong Jesus. Na itong krisis na ito ang magiging promosyon ng mga nasa Green Hills ngayon. Amen? Yung krisis ng bawat isa magiging kanilang promosyon. That is intercession. At ibalik natin sa 32, talatang 32, verse 32. At ang sabi po, he that is spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Kasama sa Jesucristo, ibibigay ng Ama ng malaya at maluwat ang lahat ng mga bagay na kailangan natin. Kaya anuman ang hingin natin sa Ama sa pangalan ni Jesus ay gagawin sa iyo at sa akin. At huwag kang mawawala ng pag-asa. Kaya sabi nga ng Roma 4, at si Abraham
na matandang matanda na at si Sarang matandang matanda na at baob. Hindi sila nag-alinlangan, sila'y patuloy na nagtiwala sa Diyos. At nung 100 taon si Abraham, nagsilang si Lola Sara. Inais kong iyong maunawaang mabuti, yung pangarap mo ang isinilid sa iyo ng Diyos many years back. Sariwain mo yung pangarap na yon at ang banal na Espiritu ang magtuturo ng iyong mga dapat gawin. So pumikit ka sandali at sabihin mo, maganda ang kinabukasan kung ikaw ay may pamilya ng aking pamilya. At kung ikaw ay may mga anak, sabihin mo, maunlad at makapangyarihan ang kinabukasan ng aking mga anak. At ako'y naniniwala na tama ang bansang aking pinagkasilangan. Na ang Pilipinas ang lupaing para sa akin. Kaya aming Ama, igawad mo sa iyong mga anak ang lahat ng iyong isinulat sa iyong balak at may sakatuparan mo ang iyong mabuting kalooban sa bawat isa. At kami magtatapos ng 2019 at papasok sa 2020 na ang aming pagtitiwala sa iyo ay higit na mas makapangyarihan kaysa nakaraan. At laging ipapahayag namin sa pamagitan ng aming bibig ang lahat ng mga pangako mo. At sisirain namin ang masamang balita ng mabuting balita. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryo ito. Pag sinabing all your heart, hindi ka magtitiwala sa iyong bank account. Hindi ka magtitiwala sa iyong sweldo. Hindi ka magtitiwala sa iyong intelligence. Ang tiwala mo lamang ay sa Diyos. Iyon munang isa-isang tabi ang iyong katalinuhan. Isa-isang tabi mo muna ang iyong kayamanan. At ikaw ay direktang magtiwala ay sa Panginoon. Para po sa ating mga radio program, sa DWAD 1098 kHz AM band, Lunes hanggang Biyernes, 6:30 ng umaga hanggang 7:30 ng umaga, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Ito po ay simulcast live sa ating Greg Durante Ministries Facebook page. Meron din po tayong palatuntunan sa Edge Radio sa Signal Satellite TV Channel 312 araw-araw sa ganap na alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Maaari niyo po kaming sundan at bisitahin ang aming website sa www.gregdurante.com. Update lamang po sa ating mga taga-subaybay, tayo po ay nakapagbigay na ng 1,200 kilong bigas sa mga nangangailangan at kapuspalad sa mga bayan-bayan at karating lugar.
tumulong din po tayo sa ilang mga kapastoran ng pinansyal na kaloob sa kabuuan ng Body of Christ. At ngayon pong nalalapit na Pasko, tuloy-tuloy po ang ating proyekto na Jesus on the Wheels. Ihatid po natin ang biyaya at mensahe ng araw ng Pasko. Ito ay kabutihan, pagpapala, at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Huwag po kayong magpapaantala. Gawin po natin ito ng mabilis, gawin po natin ito ng madali, at nariyan ang mga detalye kung paano po kayong makakatulong sa atin hong mga misyon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregorante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggrante.com. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Be a media missionary today. Support our broadcast through your donations and partnership through the following bank account details. Peso account, and for our dollar account, maaari din po kayong magpadala sa atin pong mga money remittances katulad ng Palawan Express, Cebuana Luillier, M. Luillier, LBC Express, at Western Union. Ipadala niyo po kay Gregorio Durante at i-text sa amin ang amount, code, at full name ng nagpadala sa mobile number na nakikita niyo po sa inyong screen. Meron din po tayong smart padala account number. I-text niyo po sa 0917-440-5536 ang confirmation ng inyong ipinadala. At para po sa inyong mga online donations using your credit card, meron po tayong PayPal account at maaari po kayong magkaloob ng one-time, monthly, or recurring amount sa pagbisita sa www.gregdurante.com/partner. Ang Greg Durante Ministries ay nangangailangan ng pinansyal na suporta sa mga partners na katulad po ninyo upang maihatid at mas mapalawak ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya sa inyong kaloob na 1,000 pesos, bilang pasasalamat, kayo po ay aming padadalhan ng Prosperity Purse. Kaya ang inyo pong ambag ay malaki ang magagawa sapagkat bawat isang kaluluwa na makakarinig ng mabuting balita ay mapapagpala, makakalaya at makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Great news! We have added a new way on how you can enjoy listening on our preachings and messages. You can download the podcast application on your iPhone and Android phone. Just subscribe on our Greg Durante podcast. Weekly, we have new audio preachings
that will surely bless you, going to all the world, preaching the gospel at any cost. Na mula sa sunod-sunod na kabiguan mo sa iyong buhay, mula sa sunod-sunod na pagkalugi mo sa negosyo, matatapos din ang lahat ng ito. Hindi pwedeng magtuloy-tuloy na there is drought in your life because the God that we serve is the God that sends abundance of rain in our life. Kaya ang buhay ay hindi laging kalungkutan. Ang buhay ay hindi laging pagtitiis. Ang buhay ay hindi laging sakripisyo. Tandaan po ninyo, nangyayari lamang yan for a certain period of time. You can listen to our program Revival on Air via CBS DWAD 1098 kHz AM band 7:30 in the morning until 8:30 in the morning, Monday to Wednesday, with Pastor Kenneth, and Thursday and Friday, Brother Jonathan, sending revival in the lives of the people.